Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan po muna natin ngayon. Ang ganda ng laban mga tol. Mabilis ang update lang tayo. Panalo yung pambato natin na si Jonas Sultan. Ang galing. Bago natin umpisan mga tol, intro muna tayo. Currently recognized as pound for pound, the best fighter in the world, Manny Pacman Pacquiao. Pakisuporta na lang ng aking channel mga tol, maraming salamat. Eto mga tol, ito yung laban kanina mga tol. Nasurpresa dito yung top rank mga tol. Di nila akalain na ganun pala kalakas itong si Jonas Sultan. Round 1 tsaka round 2 pa lang, ano na sila kay Jonas eh. Nagulat siguro sila sa lakas ng ano, Pinoy. Ito yung kwan, round 4 yata ito. Pinabagsak ni Sultan itong si ano. Natamaan niya sa ano, na left hook. Left hook ba tumama dito? Bagsak, ito yung unang bagsak ni ano, Caraballo. Di nila akalain na ano, na ganun pala kalakas itong si Sultan. Galing talaga ni Sultan mga tol. Talagang matibay din yung kalaban niya eh. Ang bilis ng kamay. Dito yung napabagsak niya itong si Caraballo. Tinamaan din dito si Sultan eh. Pero mas kumunikta yung counter ni Sultan, kaya mas malakas yung patama ni Sultan. Muntikan pang matalo dito si Sultan mga tol, kahit apat na beses niyang napabagsak itong si Caraballo. Isang puntos lang yata ang lamang ni Sultan. Ito yung ano, round 5. Nung round 5 mga tol, ano si kwan eh, si Jonas parang puntos ni ano yun ni Caraballo eh. Ang daming patama ni Caraballo. Round 5 mga ganong. Ito anong round ba to? Tingnan natin mamaya mga tol. Yung ito kasing si Caraballo mga tol, ano to eh, parang ano yata ito ng top rank promotion. Alaga din to ng top rank eh. Siguro kung hindi na pabagsak ni Jonas Sultan itong si Caraballo mga round, nung round 9 ba yon, napabagsak ni Sultan ulit eh. May isang bagsak si Caraballo. Dun ang ano, yun yung naipanalo na puntos ni Sultan. Siguro kung di napabagsak yun, malamang talo pa si Sultan dun sa ano, puntos. Unanimous decision. Ang tibay din ng kalaban niya mga tol, dahil ang galing din ng ano, talagang malakas yung kalaban. Biruin mo, napabagsak nga rin itong si Sultan. Napabagsak din si Sultan mga tol, kaya may lakas talaga yung kalaban. Eh biruin mo naman, undefeated yung kalaban niya eh. Undefeated lahat ng naging ano kalaban, pinatumba. Puro TKO. Technical knockout. Si Sultan lang. Kung mapapansin natin mga tol, itong si Sultan, ilang beses din natamaan ito, pero talagang matibay talaga si Sultan din. Oo. Sa skills, yung skills ng kalaban niya magaling eh. Magaling, mabilis tsaka may lakas. Talagang ano talaga si Sultan, determinado talaga siyang manalo. Ang galing ng ano niya eh. Kung kaya siguro yung mga naging kalaban nitong si Caraballo bumagsak lahat, dahil makikita natin talagang matibay lang talaga yung Pinoy. Survive talaga si Sultan, tsaka di lang siya nag-survive, talagang napabagsak niya pa si Caraballo ng apat na beses. Ito round, anong round ba to? Round 5. Dito sa round 5, ito yung round 5 na ang daming patama ni Caraballo eh. Round 5. Tsaka round 6 naman yung pinabagsak ni ano, ni Sultan ulit itong si Caraballo. Natamaan niya ng ano. Ano ba yung kwan? Nakuha nito ni Sultan na kwan, WBO interim title. Yun yung nakuha niya na belt ngayon. Galing. Wala na yung ano ni ano, Lolo Bob Arum. Ito yung ano, bumagsak si Caraballo. Bagsak siya dito. Madalas nakakasingit yung ano ni Sultan eh, left hook niya eh. Mga short left hook niya na patama. Doon man madalas na tatamaan si ano, Caraballo. Kaya dito,
Ito, ganun din ang patama niya eh. Mabilis yung hook ni ano, Sultan. Dito siya nakakuha ng mga knockout eh. Ang galing. Sigurado maraming panalo nito ng mga Pinoy. Pero makikita din talaga natin yung tibay ni ano, Caraballo. Tsaka ano, may future talaga itong ano, magiging champion nito si Caraballo. Dahil ang ganda ng mga ano eh, mabilis. Wala na yung ano ni Lolo Bob Aro mga tol, yung alaga niya. Tsaka ano to si Juan Caraballo mga tol, promoter din ito si Juan, si ano yun, si Miguel Cotto. Mga Puerto Rican, magagaling din talaga ang mga Puerto Rican. Pero pagdating sa Pinoy, ngayon lang to nakakaano ng Pinoy din siguro. Nagulat din siguro sa lakas ni Sultan eh. Sa tuwing natatamaan sa panga si ano, Caraballo, talagang bumabagsak eh. Pero mapapansin natin itong si Sultan mga tol, ilang beses na tamaan din to. Pero ito na, tibay talaga ni Sultan mga tol, hindi bumagsak eh. May mga pagkakataon na nahihilo din siya. Ang daming pagkakataon na ano eh, na nagugrogi din si Sultan eh. Pero siyempre survive talaga si Sultan. Ito anong round ba to mga tol? Round 7. Ito na yung round 7. Kani round 6 yung pinabagsak ni Sultan si ano, round 6 ba yun? Tsaka yung huli round 9 dito. Yung mga round na hindi napabagsak ni Sultan si ano, si Caraballo, kay Caraballo puntos yun eh, kasi maraming patama si Caraballo eh. Pag once na na-knockout naman si Caraballo, doon naman nakakapuntos na si Sultan, kasi nahihilo-hilo pa si ano niya ni Caraballo. Galing, maraming sigurado, maraming panalo nito sa ano, postahan. And mga tol, masaya lang din tayo sa ano, balita na nanalo pa rin yung kababayan natin. Yari na nito si Lolo Bob Aro mga tol, dahil may posibilidad na magiging ano to siya kay ano, Inoue. Nauya Inoue. Malamang takot din ilaban talaga dito si ano, Inoue. Nauya Inoue. Takot kay ano, si ang promoter naman kasi ang nakakaalam niyan mga tol. Pagka, pero iba dati si ano, buti dati si Manny Pacquiao, ano yun siya, hawak ni Lolo Bob Arum. Pero mas malaki ang tiwala ni Bob Arum dati kay Pacquiao eh. Lahat ng mga ano, walang pili. Kasi alam ni Lolo Bob Arum yung kakayanan ni Pacquiao dati. Kaya ano siya, kahit sino nilalabanan. Pero ngayon parang wala nang ano si Lolo Bob Arum sa mga ano niya, mga inalagaan niya, mga prospect. Takot siyang matalo. Ibig sabihin wala siyang tiwala sa ano niya, alaga. Pag ganun. Ito mga tol, ito yung ano ba to, round 8 9. Buti na lang na ipabagsak pa ni Sultan nung round 9. Doon siya nanalo. Biruin mo, apat na beses niyang pinabagsak si Caraballo. Tapos ano lang, isa lang ang lamang. Ito yung round ano, round 9 na to eh. Dito ulit siya nakapuntos. Panalo ang Pinoy. Tuwang-tuwa na ang mga Pinoy. Dito yung mga patama din ni ano. Ang linis din ng mga patama ni Caraballo eh. Kung makikita din natin yung mukha ni Sultan, ano din mga tol, talagang ang dami rin ano eh. Ito yung ano, round 9 na. Ang galing Sultan. Ito binilangan. Sa susunod nito na laban, baka world title fight na. Ang problema kasi, hawak ang sa bantamweight kasi, puro mga Pinoy ang may hawak ng ano eh, title eh. Si General Casimiro, si Nonito Donaire. Possibly mas magandang laban si Naoya Inoue kay Hapon. Kung takot siya kay ano, kay Casimiro, mas matakot siya kay Sultan, kasi itong si Sultan natalo na rin nito si Casimiro eh. Ayan nga mga tol, masaya tayo dahil nanalo ang ating pambato si Jonah Sultan. Pero sulit talaga ang laban mga tol, ang ganda. Sa mga pasok pa lang dito sa bagong pasok pa lang dito sa aking channel mga tol, pasuyo naman, pasubscribe naman dito sa aking channel. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang tayo.